Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang desisyon ng WBO at ang weigh-in ni Dunarin at Gabalyo. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So bagamat hindi na nga po matutuloy ang laban ni Casemiro bukas ay may magandang balita pa din na dumating sa atin ngayon. Dahil kaninang madaling araw nga lamang po ay nakapag-desisyon na ang World Boxing Organization o WBO patungkol sa estado ng angas ng Pinas bilang isang kampiyon. Sa pamamagitan po ng dalawang pahina na sulat na ipinadala ng WBO, ay sinabi nila dito na December 9 Thursday ay nakatanggap daw sila ng email galing sa Probellium Boxing Promotions, kung saan sinasabi na tinakbo umano si General Casemiro sa American Hospital sa Dubai mag-aalas 2 ng madaling araw. Kaya naman dahil dito ay hindi kakayanin ni Casemiro na makapag-participate sa nakatakda niyang laban kontra sa mandatory challenger na si Paul Butler. Paliwanag ng WBO na base sa dahilan kung bakit hindi makakalaban si Casemiro ay nakapag-desisyon sila na ang bakbakan sa pagitan ni Paul Butler at Joseph Agbeko ay gawin para na lamang sa WBO interim bantamweight title. Hindi pumayag ang WBO sa gustong mangyari ng Probellum na kunin kay Casemiro ang WBO belt upang mapaglabanan ni Butler at Agbeko bukas. Ayon sa WBO ay mananatiling world champion ang angas ng Pinas sa kabila ng hindi nito pagsipot sa weigh-in kahapon. Subalit bibigyan daw nila ito ng 10 araw upang ipakita sa kanila ang lahat ng ebidensya at medical reports galing sa American Hospital sa Dubai na siyang nagpapatunay sa naging kalagayan ni Casemiro. Banta ng WBO na kapag hindi nakapagbigay si Casemiro ng medical reports at mga requirements na hinihingi nila sa loob ng 10 araw, ay tatanggalin nila ang world title belt nito at mapupunta sa mananalo kay Butler at Agbeko. Ibig sabihin mga idol ay kung sakaling hindi makapasa si Casemiro ng mga dokumento at medical reports, ay mapopromote si Butler o Agbeko galing sa interim champion papunta sa pagiging isang ganap na world champion. Sa kabilang banda naman mga idol ay naganap na nga po ang weigh-in kanina sa pagitan ng dalawa pa nating pambato na si WBC World Champion Nonito Dunarin Jr. at WBC Interim Champion Raymart Gabalyo. Sa kanilang weigh-in ay tumimbang si Dunarin ng 117.2 pounds habang si Gabalyo naman ay saktong 117 pounds. At dahil parehong pasok ang kanilang timbang sa 118 pound limit ng bantamweight division, kaya naman tuloy na ang kanilang sagupaan bukas. Bagamat lumabas na isang heavy underdog si Gabalyo sa mga pustahan sa Amerika, ay binaliwala pa din ito ni Dunarin dahil ayon sa kanya ay kinukonsider niya umano ang laban na ito bilang isang 50-50 fight dahil sa lakas, paghahanda at pagiging gutom ni Gabalyo. Habang si Gabalyo naman ay sinabing makakaasa umano ang mga boxing fans na makakapanood tayo ng napakagandang bakbakan dahil talagang nag-ensayo daw siya ng gusto para sa laban na ito. Kaya naman abangan na lang po natin bukas. Tanghali po yan dyan sa Pilipinas. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH.